Teacher V is here and sa video na to ay papakita ko sa inyo kung paano i-enroll ang inyong mga students sa LIS. So para ito sa mga advisors, simulan na natin agad. Step 1, syempre kailangan pumunta tayo sa lis.deped.gov.ph. Step 2, mag-sign in sa inyong LIS account. Type nyo lang yung username ninyo and then yung inyong password, then click sign in. After signing in, ito na, mapupunta na kayo sa inyong dashboard. I-click nyo naman yung master list. Step 3, click the master list button. Step 4, click yung enroll learner. Ayan, mag-enroll tayo na ating mga students, kaya dapat meron tayong information pala nila bago tayo mag-LIS. Step 5, click proceed enrollment. Search your students by LRN or by their name. Sabi ko nga kanina, bago ka mag-LIS, dapat meron ka muna nung students data. Kasi nga, kailangan mo silang hanapin dito isa-isa. At ang advice ko, mas madaling maghanap kung pipiliin natin yung search by LRN. Kunin niyo yung LRN o i-copy niyo yung LRN ng bata, then i-type dito. Pwede rin naman yung search by name. Kaso pag search by name kasi minsan, hinahanap pa yung middle name, yung birthday, yung mga ganun. Okay, next. Step 7, click preview and review your students' data, then click continue. Kailangan nating i-review kung ito ba talaga yung students na hinahanap natin. Kaya tignan natin yung history record ng bata. Now, step 8, enter the date of official enrollment or the date that the student confirms his or her enrollment. Dito kasi kailangan makasigurado tayo. Dati, date of first attendance to, pero ngayon, DOOE na or yung date of official enrollment. At napakahalaga nito, kailangan talaga ma-confirm natin sa parents kung talaga bang mag-e-enroll yung bata dun sa school natin. Kasi minsan, yung iba nag-sign up dun sa LESF pero hindi pa pala final. I mean, lilipat pala ng ibang school. Kaya kailangan, pwede natin kontakin yung parents, i-confirm through text or chat kung final na ba talaga na mag-aaral yung kanilang anak dun sa school natin. Okay, then next, pag-confirm na, ito na yung makikita natin. Write the student's information. Kung transferred in ba siya or move in, yes or no lang. Kung siya ba ay purpose member, yan yung conditional cash transfer. Tapos check natin yung information ng guardian. Ng mother's maiden name, father's name. Yan. Kung okay naman at kompleto na, may mga nakalagay na, punta tayo dito sa pinakababa. Kasi ito yung bago sa LIS ngayong taon. Yung country of citizenship, tsaka yung actual modality. Dito wala namang problema, Philippines, di ba? Obvious naman na ito yung ating country of citizenship. But if in case meron kang students na from other country, pwede mong palitan. Now, punta tayo sa actual modality. May pagpipilian dito, ayan, modular print, modular digital. So, piliin mo yung modality na gagamitin ng bata. Kailangan mo ring i-confirm to sa students or dun sa parent. Kasi may iba, nagsagot sila nung una, nilagay nila sa LESF nila. Online learning sila, yung pinili nila. Pero in the end, nagbago, naging modular. Kailangan siguraduhin ng advisor kung ano ba talaga yung modality na pinili ng bata natin. Okay? And ayun na yun. Click mo na lang yung enroll at mapupunta na siya sa class mo. And that's it. I hope nakatulong to sa pag-enroll ng yung mga students sa LIS. Ngayon, pwede mo rin itong i-share sa mga kakilala mong advisors na medyo nangangapa pa sa LIS. And huwag mo rin kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga next video natin. Thanks for watching and see you again next time and goodbye!